Sa post-game interview nga ni LeBron James, mga idol, kanina matapos ang laban nila against sa Miami Heat, ay meron nga siyang matindi at grabing sinabi patungkol sa kanyang sarili. Natanong nga kasi siya, mga idol, ang isa sa mga Lakers reporter na kung nag-aalala ba nga daw siya sa workload niya dito sa team ng Lakers. Ibig sabihin, concerned ba nga daw si LeBron sa kanyang team dahil every night ay kinakailangan siyang umiscore ng 30 plus points para lang magka-chance itong Lakers na manalo. At ito nga ang magandang sinabi ni LeBron, mga idol, hindi nga daw siya nag-aalala doon. Dagdag niya pa nga, mga idol, siya nga raw ngayon ay nasa isa sa mga pinakamatinding or pinakamagandang zones offensively sa buong karir niya sa NBA. At wala nga daw siyang balang itigil yon. Maganda nga raw ang kanyang pakiramdam, maganda raw ang kanyang shooting, at very efficient nga daw siya sa field, sa basket near the rim, sa kanyang mga free throws, pati na rin daw sa kanyang mga 3-pointers. At ayan nga, mga idol, ang matinding sinabi ni LeBron sa kanyang interview. At the age of 37 nga, mga idol, sinabi ni LeBron, ngayong season nga daw ang pinakamagandang offensive zone niya sa buong karera niya. Sa tinagal-tagal niya nga sa NBA, mga idol, 19 taon na, ngayon niya palang naramdaman ang best offensive zone niya simula ng kanyang rookie year. Grabe nga yan, mga idol, talagang patunay nga yan na parang hindi nga nag-i-slow down si LeBron. After 19 years, ngayon niya palang nararamdaman ang best offensive zone niya sa buong karera niya dito sa NBA. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito sa sinabi ni LeBron James? Ano bang masasabi nyo sa kanyang pahayag? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating susunod na balita na nga, mga idol, patungkol dito kay Grayson Allen. Napatawa na nga siya, mga idol, ng parusa ng NBA. Sinabi nga'y isususpend nga daw siya, mga idol, for one game. At yan nga, mga idol, ay magkukos sa kanya ng $28,000. At syempre, mga idol, ang mga fans ay umaapila. Dapat nga daw isuspend ito kung gaano rin katagal mawawala itong si Caruso dahil sa kanyang injury. Dahil nga daw, mga idol, intentional nga daw yung ginawa ni Allen kay Caruso. Ayan nga, mga idol, ang mga galit na opinion mula sa mga NBA fans, lalong-lalo na sa mga Bulls fans. Pero anyways, mga idol, sa tingin nyo ba tamang isang game lang isuspend itong si Allen or mas madaming games pa nga? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating susunod at panghuling balita ng mga idol, Avery Bradley, meron ngang sinabi dito sa Los Angeles Lakers. Naging honest na nga siya, mga idol. Sabi niya ay hindi nga daw sila natututo sa kanilang mga pagkakamali. Kinakailangan nga daw na maglaro sila ng mas better kung gusto nga nilang manalo sa kanilang mga laban. Naging honest na nga, mga idol, si Bradley at mukhang frustrated na rin siya. Very inconsistent nga kasi, mga idol, ang team ng Lakers. Hindi lamang kada laban nila, kung hindi nga, mga idol, sa mismong laban na nila. Kaya nga't, mga idol, itong si Bradley, gustong itong team ng Lakers na matuto sa kanilang mga pagkakamali. At yan nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!